Okay, what's up mga kadondon? Ito, try natin daw magpintura ng sasakyan there. Bali yung hood po yung ating i-start na pinturan. So, to begin with, ito po yung ating gagamitin primer. There, so we have here the urethane thinner. We have here the urethane paint and automotive primer. Kulay green po yan. And then we have here the catalyst. And then before we mix this one mga kadondon, kailangan po muna nating yan balutan ng newspaper po ito. Yan po yung mga tsaka yung mga iba. Okay, let's get started. Hanggang dun sa taas. So, continue po tayo sa pagbabalot. So, bago natin ito lagyan guys ng ating automotive primer, ito, sukatin muna natin guys yung 100ml na catalyst at saka 100ml na thinner. So, ito ang gagamitin nating lalagyan ng thinner at ng ating catalyst. Yan. Ito po, lalagyan natin yan. Okay, let's get started mga kadondon. So dito natin ilalagay muna yung ating mga panghalo sa ating primer. So we start muna nating lagyan dito, yan, 100ml yung may guhit na to ng ating thinner. Yan po, so gawin na lang nating 200 or 150. 100, 200, 300, 400, yan. So this is 200. Gawin nating 200 na lang po palagi guys ang ating thinner. Tapos 100ml po tayo dito sa catalyst. Yon guys. So 200ml na yan. Ilalagay na natin dito. Next is yung ating ilalagay is yung ating catalyst. Next is tong ating catalyst. Unprofessionally po tayo guys ha. Beginner lang po tayo, beginner. So 100ml po tayo, yung pinakamababa na doon. Puti, nalaglag pa. So yan na po guys. 100ml na po yung ating catalyst. So pwede na natin siyang ihaluin na natin yung ating haluin muna natin ng konti itong ating primer.
guys, so tapos na tayong nag-mix. So may catalyst na po ito. Ihalo na natin guys yung ating green primer para maihalo na rin natin itong ating thinner. Okay, so 400 ml lang po gagamitin natin kasi konti lang yung space na ating pipinturahan. Then ang ating urethane thinner. Okay guys, so ang ating pipinturahan po tayo is itong hood, yung buong hood, tsaka yung mga patches po na may kulay green there, mga ganun po. Yun lang po yung ating paprimeran at pipinturahan ng original paint nyo din nito. Yan po guys yung ating mga pipinturahan ng primer, may mga green na yun, patches. Beginner lang po tayo guys, hindi po tayo professional hanggang doon sa babao. Although kasi walang budget, mahal po ang masilya, aabot po ng 5,000 to 7,000 ang buo. Yan. So pwede daw namang diretso kaagad na primer and then base paint na tayo and then top coat. Yun po ang sabi dun sa aming pinagbilhan ng primer, na pwede naman ang idiretsong pintura ng primer po yan. Pero advice talaga guys is lihain sana yan. Eh, out of budget po tayo. So, no further explanation. Let's get started. Okay mga kagandang, so second coating na po tayo, madali lang po siyang matuyo. So no further explanation, let's get started.
guys, we're done for our primer. Tapos lang po natin ipintura yung ating primer. So patutuyin po natin yan guys ng 30 minutes. So ayan po guys ang kanyang outcome. So ganyan pala guys, pag hindi na lihaan, medyo walang kintab siya guys. So okay lang yan kasi wala tayong budget. Mahal pa talaga ang pagmasilya. So patutuyin natin yan guys na ng 30 minutes there. Then pipintura na natin siya ng base coat. Magbi-base coat na po tayo after 30 minutes. Okay guys, continue po tayo. So base coat na po tayo. So we have here our mica green. Natimplahan na po yan guys. Thinner pa rin tayo, tapos catalyst. So ang ratio po natin is 200 ml na mica green, 100 ml na catalyst, 300 ml na urethane thinner. Okay, let's get started. Timpla-timpla na po tayo. So unahin natin itong thinner natin na sukatin 300 ml. So 100 po dito sa baba, 200 and then 300 na ito. Then ilalagay po natin sa ating measuring cup. Dito po yan, sa lata na ito. And dito naman po ang ating catalyst. Okay, let's get started. So ito po guys, sinalin ko na po dito yung ating urethane thinner. Gawa kasi po ng pag binuhos po natin ito is natatapon po, nag-overflow. So isukat na lang natin ito ng 300 ml. Yan, so kulang pa po. Dito po yung 300 natin, ito po yung 200. Kung hindi po makikita. Okay, we're done for 300 ml na urethane. Okay guys, so i-start na natin lagyan ito ng 200 ml. So bali, ginawa ko na pong 200 na rin yung catalyst natin para mas madaling matuyo. So ilalagay na natin sa container itong ating acrylic paint na mica green. Okay, let's get started. Okay guys, yan na po yung ating first coating na
Hindi ko alam kung ibang ilang beses na lap. So patutuyo ipon natin yan muna ng 30 minutes. And then saka huwag natin siyang babanatan. There.
Okay mga kadondon, top coat naman po tayo. So we have here the clear coat. Tapos ito po yung ating yung catalyst para sa top coat. And then mga 50% lang po na yung retained thinner ang ating gagamitin. So 300 ml tayo dito sa ating clear coat. And then 100 ml tayo dito or 50 ml or 100. So dito mga 50 rin. So either basta konti lang tayo sa ating urethane thinner. Okay, let's get started. So bali dito muna tayo nating i-measure po yung ating urethane catalyst na top coat tsaka yung ating thinner. Okay, let's get started. So konti lang po tayo na sa thinner. Wala po kasing 50 ml dito, 100 ml lang meron. Okay, take yan. Okay na yung thinner natin na yan. So, next natin pupukatin is 100 ml na top coat urethane catalyst. Na catalyst. So next natin ilalagay guys is itong ating clear coat. Bali dito po natin ilalagay yan sa 100 200 300. Then our thinner. So bali guys, itong harap lang ang ating munang lalagyan ng ating top coat. Yang harap, yang hood, yung bumper. Hanggang dyan po sa side na yan. Thank you.
guys, we're done. That's it. Tapos na po yan. Newly wash. Yan na guys, tapos na po tayo dyan. Natakot na natin yan.